Hey, what's up mga bossing squads? It's me again, Dalmar Pangilinan, ang iyong kabayan. it's me again. Kumusta po kayo? Wala po ang upload for past few days, I think. So, nandito na po ako sa Pampanga, sa bahay ng aking mother. So, in this content mga boss, pag-uusapan natin yung process kung paano nga ba, alam mo yun yung step after mo makuha yung result as an OFW. Kung ano yung next process, which is madugo. Alam nyo, mahirap siya, kaya gusto ko madiscuss sa inyo. Kung nakita nyo to, nandito yung laptop, sinulat ko siya. And tara, mag-intro muna tayo. So alright, let's start mga boss. Pasensya na kung ganito yung position ko kasi ang hirap. Yung tribe, yung lagging kit ko is nakalagay lang dito sa luggage ko. And dito ako natutulog, ito yung bed na inigaan ko. Then, so yun mga boss, once na na-receive mo, kasi for me, na-receive ko yung result ko, I think is 10 PM or 9 PM ng gabi ng August 31. Then, ang ginawa ko is, in-inform ko kagad yung receptionist, which is kailangan nyo rin gawin. Ayun, may storbo, may kumatok. So yun mga boss, inform nyo kagad yung receptionist kasi nga, ang nangyayari is i-inform nila yung OWA. Sila yung mag-i-inform sa OWA para alam nyo yun, ma-process yung bus nyo the next day. Kasi in-inform nila ako na kailangan ko daw mag-ready by I think sabi nila 10 to 12. So by batch kasi yun, kasi minsan one time eh. And yung mga iba kong kasabay na pumasok doon until now nandun pa sila. So mas swerte kami kaagad dumating yung resulta namin, which is really good for us. Then once na na-inform kayo regarding that, so mag-prepare na lang kayo between 8 to 12 ng morning. Anyway, di-discuss naman sa inyo yun mga boss. So afternoon is i-prepare nyo yung sarili nyo, mag-check out kayo. Before kasi kayo pumasok ng hotel mga boss, meron silang bibigay na papel sa inyo. I don't know if same yun sa lahat ng mga hotel, but most probably same kasi nga may mga details na pipil out na naman. So, ibibigay nyo yun sa checkout area, then pipirma kayo ulit sa OWA, may OWA representative na naman, pipirma kayo, then maghihintay kayo sa lobby ng hotel. So, kami naghihintay kami for more than 2 hours kasi nga wala pang bus. May nauna sa amin, which is, I think 10 o'clock umalis sila, then umalis kami ng 12. So, by batch yun, kaya mas maaga kayong mag-inform, much better. Afternoon, so may bus na, nakasakay na kayo lahat-lahat. Ngayon, pupunta na kayo sa PITX. Ngayon, Dalmar, anong expected namin sa PITX? Well, expected the worst kasi crowded and sobrang daming tao sa PITX. Yun nga, sa sobrang dami is nakakahilo kasi naka-face mask ka, naka-face shield ka pa, and alam mo yun, na hindi na-observe yung social distancing, to be honest. Hindi na siya ano, kasi nga, ang daming tao. Especially nung araw na kami is pa-uwi, kasi September 1 yun, ang dami talagang tao. If you have seen my vlog prior to this, makikita nyo yung process na yun. Kaya lang, dinidiscuss ko lang sa inyo para mas detailed. Pagdating nyo dyan, may mga marine naman na mag-aasi sa atin mga boss eh. So, may mga marine na mag-aasi sa atin pagdating dun. And may mga booth tayo na pupuntahan. For example, kung region 3 ka, hanapin mo yung booth na yon. Kung region 4 ka, hanapin mo yung booth na yon. Kasi sa region 3, nakalagay is Pampanga, Tarlac, Bulacan. So, pagdating natin doon, may OWA representative na nakaupo doon mismo sa desk na yon. So, kailangan mo lang siya mag-fill out. Meron isang papel doon, pipill outan mo. Susulatan mo yon. Kailangan daw is 20 people. So, ibig sabihin, isang bus, 20 people. Pag napuno yun, mga boss, tsaka muna nila ibibigay dun sa pinaka-dispatcher nila. Yung dispatcher nila mag-a-arrange ng bus para sa atin. Kala ko mabilis kasi ang nangyari, boss, within an hour na napuno yung papel. Pero depende pa rin sa availability ng bus. Kasi kung walang bus, napuno yun, wala. Hindi pa rin kayo makakalis. Then, free naman yung pagkain, pakakainin kayo. After nyong kumain, so after nyo mag-fill out ng papers doon, is next booth na kayo. May pagkain doon, kuha kayo ng pagkain, kain kayo, then maghintay kayo. Ngayon naman, pag meron na kayong bus, tatawagin kayo na parang roll call.
sa isang pangalan yun, kaya don't worry about it. Pero be tentative lang kasi nga, alam mo yun, baka ma-miss out yung pangalan mo. Anyway, chinecheck naman yun ng OWA representative eh. Kung may number ka, tatawagan ka nila. Pero that time kasi wala akong number. So, ginawa nila, tinatawagan nila sa microphone. So, maging tentative ka na lang, maging ano ka na lang, alam mo yun, aware. So ngayon, pag nasa bus na tayo, isa may mga drop points po tayo na idadrop lang nila. Kagaya sa Pampanga is Dau, sa Tarlac is San Miguel, I guess. So yun yung mga drop points area nila. Sa Bulacan, hindi ako sure kasi nga yung nangyari boss, may cut off dun. Pag umabot ng 4 o'clock, yung mga taga Bulacan, sa Dau na rin sila bababa. Which is, sadly, kasi nga may nakasabay ako parang Santa Maria or Marilao lang siya pero nakaabot pa siya ng hanggang Pampanga. Tapos hindi kayo papabayaan na magpasundo sa iba, especially pag taga Bulacan ka kasi mahigpit ang Bulacan. Sa Pampanga somehow ma-open kami. I mean, medyo hindi mahigpit. So ang ginawa ng mother ko is sinundo niya ako hanggang sa Dau. Which is maganda, di ba? Kasi from there, madali na lang. Kasi malapit lang naman ako sa Dau. It's like 20 minutes, 30 minutes lang yung layo sa amin. And ano pa ba? Kung meron pa kayong ibang question, pwede nyo naman i-comment down below na masasagot ko. Maybe may na-miss out ako. Lahat nandun mga boss sa PITX. Kung Luzon ka lang, kahit saan ka pa. Kasi may mga nakasabay ako, Quezon Province, malayo, La Union, dun din sila. So, by bus talaga tayo, isang province, isang bus. Except Pampanga tsaka Bulacan, pinagsama nila kasi nga magkadikit lang naman tsaka malapit lang naman sila. So, yun lang mga boss, sana nakatulong tong video na to kasi a quick update lang. Hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi ang gulo dito sa bahay. Ang dami kong mapamangkin. Anyway, maraming salamat. Hope magustuhan nyo tong content na to. Kung nagustuhan nyo, please leave a like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga vlog ko. And kung nandito ka naman sa Facebook, i-like and follow mo na tong page na to. Kita-kita tayo ulit mga boss. See you and peace!